Good afternoon, good day. I'm about to continue my lecture on Universal Declaration of Human Rights. So today, as second part of this UDHR lecture, we will have the lecture from Article 6 to Article 11. Okay, have to start. Article 6, everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law. So, ang ibig sabihin nun, lahat ng tao ay may karapatang kilalanin saan mang dako bilang isang tao sa harapan ng batas. So, it was so all self-explanatory na ang ibig sabihin na kapag kahit saan pumunta kang bansa, kikilalanin ka ng bawat estado na bilang tao na pwede magkaroon ng access sa edukasyon, sa kalusugan, karapatan mo na may pahayag sa sarili mong damdamin, karapatan mong makilala na merong pagpili at pagpapasya. Kasi when we say pagkilala, it's not only on a personal matter but also legally. You have also the access to their law, even though na you are not the citizen of that particular state. You would be recognized as a human being of how we define human being or human rights in this declaration. Article 7, I have to read it. All are equal before the law and entitled without any discrimination to equal protection of law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of the declaration of this declaration and against any incitement to such discrimination. So, ibig sabihin, lahat ay pantay-pantay sa harapan ng batas at sa harap ng saligang batas. At may karapatan na walang pagtatangi sa pagpapahalaga ng batas. So, parang natakal din natin ito sa Article 4 ng UDHR. Ibig sabihin din ito na ang lahat ay may karapatan sa pantay-pantay na pangangalaga laban sa anumang pagtatangi, sa anumang klaseng paglabag sa deklarasyon na ito, at laban sa anumang pagbubuyo o sa kahit na anyo ng pagtangi-tangi. When it was about to apply here in the Philippines, when we say equal protection of law, diba? It is the lahat tayo may pantay-pantay na proseso sa batas. Kaya there is no law that should be passed in this discrimination of certain sector, or it could discriminate everyone. Kaya nga, for the joint and collective effort up to this date for the whole archipelago of the Philippines from Luzon, Visayas, and Mindanao, it was so an honor na nakapagpasa tayo ng different ordinances that could fight the discrimination against our LGBT community, and not only the LGBT community but also those sectors that prone to marginalization. So when we say sector that is prone to marginalization, it could also those sector that including sa mga age na, yung mga matatanda, yung may mga sakit, may mga karamdaman, at may mga disability, mga handicap na person. Kasi aminin man natin o sa hindi, sa panahon natin ngayon, yung mga sector na prone to marginalization are those employee na matatanda na. And up to this date, kapag ka naman medyo matanda ka na, hindi ka naman talaga ganun hinahire. Kaya tayo ay nagpapasa ng batas para labanan ito, na kung saan dapat kapag ka nagre-recruit for an employment, kailangan walang discrimination and open sa application ng mga matatanda at kahit yung mga person with disability. And let's go on article. Malinaw naman siguro yun. Ano? Article 8. I have to read it. Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights guaranteed him by the Constitution o by the law. So, ang ibig sabihin nun, ang bawat tao ay may karapatan sa mabisang lunas
ng karampatang mga hukumang pambansa tungkol sa mga gawang lumalabag sa mga pangunahing karapatan ng pantao na pinagkaloob sa kanya ng batas at ng saligang batas. Kaya nga, di ba? It's, kung I could say na what are my favorite articles in UDHR, I could say that it's one of them, the Article 8. Kasi, talagang masyado tong sinasabuhay ng Pilipinas, di ba? Kaya nga meron tayong the right to counsel is being guaranteed by the Constitution at any all kinds of criminal proceedings, whether it's on the investigation, kung nakakulong ka, sa buong proceedings, the right to counsel is guaranteed ng ating saligang batas. So, in the Article 3 of 1987 Constitution pertaining to Section 12, Paragraph 1, diba? Yung ating Miranda rights na every person should have the right to be informed the nature of the accusation and the case over the suspect. And also, he has the right to remain silent. And also, he has the right to be informed that all the statements that he could say will be used to him, against to him in the court of law. And also, he has the right to a competent attorney. And if he cannot afford one, the government will provide it to him for free of charge. And also, sa Pilipinas din, meron tayong Republic Act 8943 or the right to speedy trial of 1998. Whereas, the speedy disposition and disposition ng case ay punishable kapag dinedelay siya ng walang legal basis or vexatious or capricious, oppressive na pagde-delay. Kasi in the Republic Act 8493 or the Speedy Trial Act pertaining to Section 2, which is the limit of the trial, or the time limit of the trial, the time limit of the trial should be included in the 180 days time frame. Kailangan na sa loob ng 180 days, kailangan ma-dissolve na yung case from the first day of the trial. Kasi it will be punished kapag sumobra yan sa 180 days in the exemption that it has the authorization from the Chief Justice of the Supreme Court. Also, we have in the compliance with the Article 8 of this UDHR, we also have the Article 125 of the Revised Penal Code, diba? Yung ating rule na number na 12-1836. Yung 12 hours, 18 hours, and 36, kung maalala nyo, it is a delay. The Article 125 of the Revised Penal Code is about the delay na delivering of detained person to the proper judicial authorities. That it was saying na it should be included or should be comprises in the 12 hour. Kailangan mahatid na ang akusado sa proper judicial authorities o kailangan ma-file na ng case within 12 hours kapag ang case or kapag ang posibleng kinakaharap niyang case ay merong light penalties. Also, for the 18 hours, kailangan sa loob ng 18 hours mahatid na yan or mabigyan na yun ng formal charges in a court of law. In a court of law, kapag ang penalty is within a correctional penalty. And also, 36 hours, within 36 hours, kailangan ma-actionan na yan yung pag-deliver sa kanya sa proper judicial authorities kapag ang case ay with a afflictive penalties. So, what if kapag nag-exceed ka sa time, nag-exceed ka sa time frame na napapaloob sa Republic Act 100, sa section, Article 125 of the Revised Penal Code, what would happen to the police officer who conduct the arrest kapag hindi siya napaloob or sumobra siya sa oras na nakatakda sa batas? So, mangyayari, yung police officer ay makakasuhan, di ba, ng arbitrary detention kasi ang offender ay public officer. What if kapag ang offender ay private officer, could be illegal detention or kidnapping, right? Okay, so let's go on Article 9. I have to read it. No shall be subject to arbitrary arrest, detention, or exile. So, ibig sabihin nun, walang sino man ang dapat maipailalim sa hindi makatuwirang pagdadakip, pagpigil, o pagpapatapon.
So, Article 9. The Article 269 of the Revised Penal Code would relate to this article kasi nga, di ba, comprises yun ng ating unlawful arrest. So, ang unlawful arrest natin, kapag si offender ay public officer or si offender ay isang private officer na nag-aresto without legal ground, pasok siya sa unlawful arrest, right? So, kapag ganito ang nangyari sa scenario, kapag ikaw, kunwari, nagkanda ka ng isang warrantless arrest, tapos citizen's arrest pa yung ginawa mo. Diba, for a valid warrantless arrest is included on the rules of court in the rule 126 na kapag hindi naman pasok sa elements ng warrantless arrest, it could tantamount for penalty kasi ikaw ay lumalabag sa batas. Even though that malinis naman yung intention mong tumulong at umaresto. So, paano nga pa ganun ang nangyari? Ikaw ay private person, tapos nag-aresto ka ng warrantless arrest, walang warrant, the citizen's arrest pa. As ang ginawa mo, dinala mo siya sa court or dinala mo siya sa prosecutor or dinala mo siya sa police para magkaroon na ng charges. Para mag-file ng charges. So, tingin nyo, anong kaso yung magpa-fall doon? Hindi na yan unlawful arrest. It could be fall na for detention, coercion, or abduction. Kasi the mere na hinahatak mo yung tao, tinatakot mo, it would fall na yun doon. Hindi na siya unlawful arrest. Kasi, kailangan kapag magkakandak tayo ng gano'n, it should be included on the elements ng warrantless arrest or citizen's arrest. Let's go on Article 10. I have to read it. Article 10, and everyone is entitled in full equality to be fair and public hearing by independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligation or any criminal charge against him. So, ang ibig sabihin nun, ang bawat tao ay may karapatan sa ganap na pagkapantay-pantay sa isang makatarungan at hayag na paglilitis sa isang hukumang malaya at walang kinikilingan. Sa pagpapasya ng kanyang mga karapatan at pananagutan sa kung anumang paratang na kriminal laban sa kanya. So, dito, diba sinabi ko na sa inyo, kailangan yung makabisado ang Article 3 ng Philippine Constitution kasi napakahalaga niya for like yun of future law enforcer. So, dahil nga sa ating pagko-comply sa Article 10 ng UDHR, meron tayong article sa ating Philippine Constitution. We have the Article 1, Article 11, Article 12, Article 14, Article 16, Article 17, and the Article 19. Na kung saan ay kumukomply dyan sa Article 10 ng UDHR. So, let's go on Article 1. Ang Article 1 yung no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law, nor shall be denied of equal protection of the law. So, diba? Hindi kailangan naman talaga tayo ay hindi tayo madedeprive sa ating buhay, kalayaan, at ari-arian nung walang tamang proseso ng batas. Our Section 11 ng Philippine Constitution, Article 3, na all of us has the pre-access to court. We have the pre-access to legal consultation, legal assistance, and we should not be denied by it because mahirap tayo. Hindi porket mahirap ka, hindi para sa'yo ang malaman ng prosesong legal. Hindi ganon. Nasa Section 11 natin yun. The Section 12, my favorite section ng Article 3, yung Miranda rights natin. Sa Section 12 natin, may dalawa tayong paragraph. The first paragraph is about Miranda rights. Yung any person, everyone, has the right to be informed of the nature of the accusation. And he has the right to remain silent and to be informed that he has anything that he would say would be used against him in the court of law
and he has the right to having an attorney. An attorney, and if he can afford one, the government will be provide for him with a free of charge. So the paragraph 2 ng ating section 12 ay kailangan there is no threat, there is no force, there is no coercion or intimidation, and other means na maapektuhan ng kanyang free will. At kailangan hindi tayo gagamit ng mga solitaries in secret detention, ang mga secret places, at other similar form na makakaapekto sa iyong free will. Kasi diba naman, kung talagang wala ka namang kasalanan, tas kinukulong ka sa secret detention, diba parang most likely aamin ka na lang kasi sa takot or sa ayaw mo na mapasok doon or may intimidation or force eh. Hindi makatao yon na aamin ka ng dahil doon. Kaya nga tayo mayroong doctrine of poisonous trees. Kasi diba, any confession or any evidence that's been obtained by the violation of this article is inadmissible in the court of justice. So, lahat ng mga ebidensya na kinuha sa maling paraan, lahat ng mga pag-amin na kinuha sa maling paraan, sa pananakot, sa pananakit, ay hindi tatanggapin sa korte. Yun yung ating fruit of poisonous tree doctrine. So, we have in the compliance with the Article 10 of UDHR, meron din tayong Section 17 ng ating Philippine Constitution na sinasabi na no person shall be compelled to be witness against himself. So, walang tao na kailangan mapilit na ipipilitin mo na maging witness laban sa sarili niya. Di ba? Hindi naman pwede yun. Kasi, kaya nga, di ba, pagka sa mga court, kapag ka pinapaamin ka, kunwari, sinasabi sa'yo na ikaw ba yung pumatay? Ikaw ba yung nagnakaw? Siyempre, di ba, most likely sasabihin mo, I invoke my right to remain silent. O kaya naman, hindi ka magsasalita. Kasi, di ba, pag sinabi mo namang ikaw ang pumatay at ikaw nagnakaw, edi parang umamin ka na nun. And, karapatan mo na hindi ka maging witness laban sa sarili mo. Kaya, the Bill of Rights is crafted so perfectly na hindi man ganun ka-perfect ang ating criminal justice, but at some point, because of the Article 3 of the Philippine Constitution, at some point mapoprotektahan yung karapatang pantao natin. So in compliance with Article 10 of the UDHR, we also have the Section 19 of the Philippine Constitution, Article 3, na sinasabi, diba, that there is no excessive fines, cruel, degrading, inhuman punishment shall be inflicted to a person. Kaya nga tayo walang death penalty, hindi ba? Unless for the crime, for the heinous crimes. So, may exemption. Wala nga tayong death penalty, pero ina-apply yung death penalty kapag may heinous crimes. Ang problema sa batas natin sa Pilipinas, wala naman tayong batas na sinasabi or nag-i-enumerate kung ano ba talaga ang heinous crimes. Kaya, wala talaga din tayong death penalty. At lahat ng parusang may death penalty, nire-reduce yan sa reclusion perpetua. Kaya pansin nyo, kahit sobrang na hindi na makatao yung ginawa ng taong yun, ang dami nyo ng pinatay, ang panya pa rin kasalanan ay reclusion perpetua. And sa reclusion perpetua, sa rules of court natin, kapag ang penalty ni tao ay reclusion perpetua, automatic pupunta yan sa Supreme Court for the review. Marireview yon kung tama ba talaga yung case. And for him to be give the pardon or not. So, di ba, napaka grabe nung pagpoprotekta sa karapatang pantao natin at some point. So, Article 3 is crafted so perfectly. I have to discuss din ang Rome statute dito sa ating in compliance with Article 10, but hindi ko na siya ipapaliwanag kasi nag-withdraw tayo sa Rome statute, di ba? On the heights of the extrajudicial killings, ang Pilipinas ay nag-withdraw sa
International Criminal Court. It's, di ba, we are one of the signatories ng Rome Statute. Kaya, itong si International Criminal Court, hindi siya magkaroon ng jurisdiction sa mga cases sa mga karapatang pantao na nilabag, yung mga extrajudicial killings beyond or after na mag-withdraw ng Pilipinas sa ICC. Pero, doon sa mga case na, or sa mga karapatang pantaong nalabag before the withdrawal of the Philippines from ICC, yun yung hinahabol ngayon ng International Criminal Court. Hindi yung after, yung mga before, yung mga bago pa yon. So yon. Let's go on the Article 11. Kay Ma'am Janet. Sorry. Article 11. I have to read it. Everyone charged with a penal offense has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in public trial, at which he has had all the guarantees necessary for his defense. Second clause, no one shall be held guilty of any penal offense on account of any act or omission which did not constitute a penal offense under national or international law at the time when it was committed, nor shall a heavier penalty shall be imposed than the one that was applicable at the time the penal offense was committed. So, haba, no? Ang ibig sabihin nun, ang bawat taong pinaparatangan ng pagkakasalang pinaparusahan ay may karapatang maituring na walang kasalanan, yung presumption of innocence, hanggang hindi pa napapatunayan na nagkasala yung tao alinsunod sa batas, sa isang hayag, malinis, na paglilitis, na ipagkakaroon niya sa lahat ng garantiyang kailangan ng kanyang pagtatanggol. Ibig sabihin naman na sa second clause, walang taong tinuturing na nagkakasala, no? Pagkakasalang pinaparusahan dahil sa anumang gawa o pagkukulang na hindi isang pagkakasalang pinaparusahan. Sa ilalim ng batas, pambansa man yan, sa ligang batas man yan, o batas pandaigdig, noong panahong ginawa iyon, hindi rin ipapataw ang parusang lalong mabigat kaysa sa nararapat o sa nagawa niyang kasalanan ng panahong magawa niya yon. So, ibig sabihin nun, hindi ka naman dapat, yung penalty mo should be commensurate sa kasalanan ng nagawa mo. At hindi ka pwedeng parusahan sa isang kasalanan na wala pa namang parusa during that time. So, magbigay tayo ng example. One of the best example na yan, yung birth ng Republic Act 9995 o yung Anti-Photo and Video Voyeurism Act, yung nagkalat yung video ni Hayden Co at ni Katrina Halili, yung sex video nila, nagkalat, di ba? Nakalaya nun si Hayden Co despite ng effort ni Katrina Halili na sa mga court proceedings, kasi wala naman talagang krimen na nagpapabawal before na bawal ka magkalat ng sex video ng iba. Wala pa siyang batas na nagprohibit sa ganun. So, as the right of Dr. Hayden Co, hindi naman siya nakulong. And, dahil nangyari nga yun, at ito ay talagang sobrang nakakadurog ng dignidad ng mga kababaihan, it is a joint effort of the Legislative Department na gumawa sila ng batas na kung saan mapaparusahan nga yung mga taong nagkakalat ng mga video mo nang wala mong pahintulot, malaswa man to o hindi. So, yun yung ibig sabihin. Napakasimple lang, diba? Oh my gosh. Tapos na. Tapos na yung Article 12. So, siguro sa next part natin ng Article 12 na lang, up to 30. So, sa last part na lang natin ipapaliwanag yan. So, yun, I have to say it na mapapangalagaan mo ang iyong karapatan sa pamamagitan ng pag-alam sa mga ito.
at para mas lalong maproteksyon na lang yung karapatan. Magbantay ka at siguraduhin mo na ang karapatan din ng ibang tao ay hindi nilalabag. Dahil ang karapatang pantao ay para sa lahat.